Hey guys, welcome back to my channel. So for today's video, it is going to be another affordable makeup tutorial. So itong video na to or itong makeup tutorial na to para to dun sa mga pang-umaga and lagi nagmamadali sa umaga na walang time mag-makeup or mag-ayos. So meron ako ditong limang products. Oo, limang products lang yung gagamitin natin sa buong face natin today. Kasi nag-isip ako kung ano nga ba yung mga products na madaling gamitin and on the go. If you wanna know kung ano yung mga products na ipapakita ko and kung paano natin siya gagawin, then just keep on watching. Okay, so first, mag-uumpisa agad ako sa ating base. Hindi na ako maglalagay ng primer on and all. Pero kung may time kayo maglagay ng primer, syempre, pwede nyo namang gawin yun. So, ang gagamitin ko is the Careline Brighten Stick. So, ito yung kanilang multi-stick, yung Careline. And sobrang nagustuhan ko tong product na to, guys. Kasi madali siyang gamitin and madali din siyang i-blend. So, murang-mura lang din to. So, as you can see, meron tayong mga bagong pimples dyan. So, ayan, mag-start na ako sa pag-apply. So, gagawin ko tong parang pinaka-base natin. Kasi ito na yung buong... Or ito na yung ilalagay ko lang sa buong face natin. Gagamitin ko siya ngayon as a foundation slash concealer. Kasi ito din yung gagamitin kong pang highlights ng dark circles ko and ng mga pimple marks. So, I'm just going to blend it with my brush. There. Pwede nyo naman gamitin yung finger nyo to blend. Pero para lang mas malinis and mas mabilis, pwede naman kayong gumamit ng brush. Blend nyo lang siya sa buong face nyo. And mamaya, magbibuild up tayo para naman dun sa may mga blemishes and sa mga kailangan takpan. Kailangan ko pang i-cover like itong pimple marks na to. Or pimple, kasi hindi pa siya nagmamark. Pimple pa siya, no? And then, dito sa aking under eye. Pero this time, ang gagamitin kong pang blend is yung finger ko. Para mas ma-cover niya talaga yung dapat i-cover. So after that guys, tatapusin ko muna yung brows ko or maglalagay muna ako ng brows bago ko sila iset kasi hindi pa ako tapos sa face. Meron pa tayong ilalagay na liquid something sa face natin kaya hindi ko muna siya iseset. So uunahin ko muna yung eyebrows ko. And for that, I'm going to use the DAISO, yung eyebrow pencil ng DAISO. Ito yung go-to eyebrow pencil ko. Sobrang ganda nito guys and kapag bumalik ako sa DAISO and may nakita akong ganito, kuha ako ng madami kasi maganda talaga siya. So kahit anong eyebrow product na gamitin ko, dito pa rin ako nabagsak or ito pa rin yung hinahanap-hanap ko. So kapag nag-travel, ito lang yung dala ko. Ganun siya ka-perfect sa eyebrows ko. Nga pala, 88 pesos lang pala tong eyebrow product na to. And may kasama din siyang spoolie and then refill. I think mga limang refill yung kasama nito kaya sobrang tagal na nitong packaging na to. Hindi ko pa rin siya nauubos kasi nire-refillan ko lang siya. Pero ito na yung last refill ko so baka bumili na ako ng bago. Ayan guys, tapos na tayo sa eyebrows and now proceed na tayo sa mga ilalagay ko pa sa face ko. So, for my blush, yes, magbablush on agad ako kasi wala akong ilalagay na powder blush. Ang gagamitin ko is this. This is the BLK Cosmetics, yung lip and cheek tint nila in the shade red. So, ito yung gagamitin ko as a blush. I-apply ko muna siya dito sa likod ng kamay ko. Tsaka ko siya i-apply using my finger. Sobrang natural. First time ko din tong itry sa cheeks ko. That i-review ko to, kaya lang hindi ko na nagawa yung review. Kaya ako din hindi muna sinet yung face ko kasi maglalagay pa tayo ng blush and then magko-contour pa tayo. Yan.
And then, para naman sa contour natin, guys, I'm going to use the Careline Contour Stick. Ito din yung multi-stick nila. And sobrang nagustuhan ko to. By the way, ginawan ko to ng review. And sobrang nagustuhan ko tong mga multi-sticks ng Careline. So, if kung hindi nyo pa napapanood, gating gawin na sa card yung mga link or mga videos na dapat nyo panoorin. So, ayan, i-apply ko lang siya sa face ko kung saan ako nagko-contour. So, ang nagustuhan ko dito sa product na to, guys, madali siyang i-blend. And yung shade niya, kahit ganyan siya ka-itim, pero pag once na binlend mo na siya, maganda siya. Parang natural pa rin. Or parang powder yung nilagay mo. Ayan. Then here. Then syempre sa ating forehead. Natin kakalimutan yan. There. And then kumuha lang kayo ng brush to blend. Yan, i-blend na natin tong product. Yan, kumuha lang ako ng maliit na brush para saktong-sakto lang talaga siya. Madali siyang i-blend, guys, as in. Yun din yung nagustuhan ko about this multi-stick ng pang-contour. Ayan o, diba? Madali siyang i-blend. Pwede din kayo gumamit ng sponge. Pero, mas prefer ko yung brush kasi mas nabiblend niya ng maayos and hindi nawawala yung product. I mean, nakakalat niya yung product. Kasi pag sponge yung ginamit ko, pansin ko, parang nababawasan yung product. Or parang nawawala yung iba. Pero pag brush, nabiblend niya lang talaga. Ayan, o diba? Dali lang siyang i-blend. And then, huwag niyo kalimutan i-blend yung sa ilong niyo. Ito din yung nagustuhan ko dito sa pang-contour na to, yung sa nose part. Kapag ginamit ko na siya sa ilong ko, ang ganda talaga, nagugustuhan ko siya. Ayun o, solid yung pagkaka-contour, pero hindi harsh. Alam niyo yun. Kasi, di ba usually yung mga contour stick na ganito, harsh and mahirap i-blend kapag sa nose. Pero ito guys, madali lang. And maganda yung nabibigay niyang effect sa nose ko. So, kung gusto nyo may eyeshadow or may something sa eyelids nyo, pwede nyo tong gamitin, yung mga multi-sticks sa eyelids nyo. Pero dahil less is more itong makeup tutorial na to, hindi na tayo maglalagay ng eyeshadow. So, isaset ko na ngayon yung face ko with a powder. So, ang gagamitin ko powder is the Fancy Colors ng NICHIDO in the shade Natural. So, ganyan siya. Pressed powder lang siya. Pwede kayong gumamit na kahit anong powder or kung wala naman kayong mga ganitong powder, pwede naman yung Johnson's Baby Powder or kahit anong powder pa yan, basta magagamit nyo. So, kumuha lang kayo ng brush na malaki and then iset nyo lang yung buong face nyo para maset na yung makeup na nilagay nyo. Para rin tong no makeup makeup look. Or pang everyday makeup look talaga. So, perfect to kapag student ka and ayaw nyo nang masyadong maraming nakalagay sa face nyo or gusto nyo yung fresh-freshan lang. Ayan o, fresh-freshan lang. Here. Ayan guys, so syempre huwag nyo kakalimutan na i-curl yung lashes nyo kasi mawala na ang lahat, huwag lang yung pagka-curl ng lashes, no? Malaking bagay din kasi yon. Lalo na kapag simple lang yung makeup nyo. So, i-curl yung lashes nyo para magmukha talagang buhay yung mata nyo. So, parang gusto kong lagyan ng something yung eyelids ko para naman meron siyang something dyan. So, kukuha muna ako or kukuha ulit ako nitong pinang blush natin or yung BLK na Lip and Cheek Tint and mag-a-apply ako sa ating eyelids. Sobrang onti lang, guys. Para lang may kulay yung ano, yung eyelids natin. Guys, and then for my lips, ang gagamitin ko, syempre yung pinang blush on natin kanina or yung cheek tint na ginamit natin. So, this is the BLK Cosmetics in the shade red. So, ito na lang din yung i-apply ko sa lips natin kasi less is more. Ayan. So, there
you go, guys. This is our final look, or this is our ganda less is more. So, maganda kayo kahit na marami kayong makeup, and try nyo din na mas onti yung lagay nyo makeup, kasi for sure na mas maganda yung itsura nyo kapag more natural yung makeup nyo and kapag onti lang yung makeup na nilagay nyo. Pero at the end of the day, kayo pa rin yung masusunod. Gusto ko lang sabihin na you're beautiful with or without makeup. So, thank you guys for watching and sana nagustuhan nyo tong gandang less is more makeup tutorial. So, pwede nyo tong gamitin kapag kayo ay papasok sa school or sa work or aalis kayo with your friends. So, let me know guys kung ginawa nyo din tong makeup tutorial na to and tag nyo ako sa Instagram kung oo. So, thank you guys for watching and sana nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo, don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. And if you want to be part of my hashtag weirdest fam dito sa YouTube, don't forget to subscribe and click the bell button beside para ma-notify ka every time nag-upload ako ng bagong video. So, kung meron kayong questions, requests, and suggestions, just leave a comment down below. Thank you guys for watching and I'll see you on my next one. Bye!